dipipin ko siya ng celery stalk. Para hindi siya humiwalay. Kung wala kayong cheesecloth, ganito lang pwede nyo gawin. Next naman, i-chop ko itong sweet corn. Naman itong sibuyas puti, tingin ko lang siya sa gitna. Dalawa siya kasi yung isa one slice na nagagawin to. Dalawang klase ng pag-slice ang ginamit ko. Yung isa sa gitna lang tapos yung isa slice ang in-slice ko siya. Yung ginawa ko, slice. Next naman, itong garlic. Malihinati ko lang siya sa gitna. Next naman, itong parsley stalk. Natin ito. Parang buko. Carrots naman, dalawang klase ang gagawin kong pag-slice. Naman, strips. Next naman na i-chop itong dahon sibuyas. Itong bagyo beans, tanggalin lang yung sa dulo. Pero hindi mo na siya i-chop. Tatanggalin lang yung sa dulo. Next naman itong pechay bagyo, hati lang siya sa gitna. Bali, yung ginawa gagawin ko, susunod yung itong garlic.
nasunog ko na yung garlic. Ang next naman, white onion. Next naman ang white onion. Sunog na po siya. Nagagawin, magigisa ako. Parang siyang magigisa, pero isasalang po itong lalagay ko itong sibuyas. Next naman, itong carrots. Next naman, itong celery. Next naman, lalagyan ko na siya ng celery. Next naman, lalagyan ko na itong tinali kong parsley tsaka celery. Tsaka itong sinunod ko na bawang, may clavo, at itong sibuyas. Naman, lalagay ko na itong beef shank. Bali, pakukulaan ko muna siya. Lagay na rin ng pamintang buo. Laurel leaf. Takpan para mabilis kumulok. Ang tawag dito sa mga ganito, scums, kaya kailangan natin siya i-scrape. Natin siyang tanggapin mo. Ang next naman na ilalagay itong sweet corn. Alam. Nabuti yung baka. Humihiwalay na siya sa puto. Pari tatanggalin ko muna ang carrots. Para lang. Pari gumawa ako ng beef stock. Lalagay ko naman sunod ay ang strips na carrots. At itong mga baguio beans. Lalambutin muna natin siya. Bali, lalagyan ko siya ng beef cubes. Pwede rin patis. Okay. Palambutin lang natin yung baguio beans tsaka yung carrots. Ilalagay itong lomi.
naman, yung patis kung medyo natatabangan pa kayo at kulang pa sa panlasa ninyo, pwede nyo gagyan ng patis. Kayo nang bahala na tuman siya sa lasa. Next naman na gagawin itong eggs, scrambled egg. Next naman na ilalagay itong itlog. Naman itong pechay bagu. Ito na ang ating bulalomi.